Hello guys, magandang umaga. Nandito tayo ngayon sa Ecolan Terminal. Kasalukuyan tayong babiyahe ngayon papunta ng Tagum. So nothing special, kasi nga lang sasakay ako nung bus na dati ko pinagtrabahuan, ang Davao Metro Shuttle. Pero yung sakyan ko is papuntang PITX. So ang crew nito si dati rin Philtranco, si Mr. Alfredo Morales. So sit back guys and relax para makita natin kung ano bang hitsura nitong Volvo V8R na sinasabi nila na binabiyahe ngayon sa PITX. So ayan guys, makikita nyo sa malayo, ito na yung bus ni Alfred Morales. So ito yung mga rural din papunta ng Cagayan de Oro. So medyo makulimlim po ngayon guys. So yun lang po muna, papakita ko lang sa inyo kung anong oras at anong unit tayo sasakay. Ayan na po, biyahing PITX yan. So nandito na tayo guys sa bus number 65008. So ayan, Volvo 44-seater 2x2. So ito pala yung upuan nyo. Dalawang flat screen TV, tsaka may CR sa dulo. So ito nga pala guys ay gawa ng Thaco, Abbas manufacturing company ng Vietnam. So sabihin ito guys, actually from Davao to Tagum non-stop ito. So sa kasunod na stop na ito is Tagum. So hindi siya kagaya ng ibang metro shuttle na lokal, nag-stop over sa mga bus stop. So ito basically non-stop lang siya. So sakay tayo nito guys papunta ng Tagum. So to give you a little trivia, dati din ako empleyado dito way back 2009 as bus conductor. So unfortunately hindi ako na regular, almost 6 months din yun. But no regrets, kahit pa paano, balik tayo as civilian or paying passenger. So itong vlog na to ay para sa inyo guys. So yun lang muna. Added info nga pala guys. So tingnan nyo nga ito, di ba napapansin ninyo ang CR na ganito kasi pagkatagalan sa biyahe nangangamoy yan. So ang ginawa ng Thaco, very ingenious. So meron siyang exhaust pipe. So I think may motor din yan sa loob eh, para doon sa sa highway na o sa labas ng bus magsisingaw yung baho. Pero dapat ito nililinis lalo na sa ilalim yung imbaka nung dumi. And makikita nyo guys itong ilaw nila, diamond shape. Kahit sa Korean buses hindi ko makikita ng ganito eh, ngayon ko lang nakita to. Blue LED light. Sana yung alagaan ng maayos to ng metro shuttle, kasi sila lang yung tanging Mindanao bus company na nakapasok ng Manila na biyahe Davao PITX, especially ngayon under tigil pasada ang Philtranco for some internal issues. So hindi na tayo magtatackle doon kasi we are focusing on our trip in metro shuttle. So ngayon guys, nagtitikit ngayon yung Tricon sa mga pasahero. So tayo ng kasunod niyan. So binibase niya yung ticket doon sa reservation ticket kasi automated system kasi ang pagtitikit dito sa metro. So ayan, beep style na ticket. O nga pala, shout out nga pala sa kaibigan ko si Alfredo Morales. So siya yung nagtatayong conductor sa biyaheng ito. At yung mga expenses, siya rin yung nagbabayad, like ferry and terminal fee. So basically pag sa terminal lang naman ang
pangunduktor, pero pag during sa biyahe wala naman gaano eh. Ito nga pala yung ticket na inisyo sa akin. Ayan o. Thank you.
namin. Daggan man sa Pasay good. Digi na ilimot ba? Pulpul gid ba pulpul. Thank you.
Yeah. Thank you, Kepre, ha? Salamat sa ano. Sorry. So yun guys, nandito na tayo ngayon sa Tagong City Overland Transport Terminal. So ito yung bus nila ngayon, 65008 going PITX. Shoutout nga pala sa crew nito, si Alfred Morales at yung partner niya. So yun lang guys, all I can say is ang smooth ng biyahe ng bus na to. Hopefully talagang maalaga nito ng Davao Metro Shuttle Management, ano? So, yun lang muna guys for the meantime. Shout out nga pala sa mga subscribers natin. Pasensya na at ngayon lang tayo nakapag vlog itong ating biyahe kasi nga medyo mahal ang pamasahe ngayon and minsan lang din tayo nakaleave. So, please like and follow and subscribe Permingan Archives TV sa YouTube, TikTok Permingan Archives. Follow us on Facebook, Permingan Archives. Yun lang po guys, and keep traveling. And enjoy!